Rodolfo G. Valencia. O mas kilala bilang RGV. 22 ng Disyembre nang siya ay isinilang pangatlo sa siyam na anak nila Artemio at Mena. Pusong Mindoreño. Ang aking ina ay si Mena Garong Valencia na Tiganauhan. Ang aking ama naman ay si Artemio Umali Valencia na Tiga Kalapan. At ang akin na kaisa-isahang asawa, si Chali po, ay si Chali Basa Piñaroyo. Ngayon Valencia na siya, Tiganauhan naman siya. Kaya wala akong ibang probinsya kundi Mindoro lang eh. Mahal na mahal namin yan. At pinipilit ko pong maiayos ang kababayan ko po dyan sa lalawigan na yan. Lima lamang ang anak namin, isang babae, si Joanna, si Arnold, si Charleston, si Jerry, at saka si Nico. Ah, madami ako, opo. Ah, marami na rin sila. Ako po yung nagpapasalamat sa Panginoon. Hanggang ngayon, class A pa tayo. Every year, maganda aking physical result. Eh kasi ako po yung alos araw-araw nag-exercise sa gym. Regular ako doon. Pag Sabado, pag may panahon ako, may boxing pa kami. May mission pa ako eh. I have to do something. That's why the Lord has been very good to me. Nag-aral, nagsumikap, at nagbunga ang mga adhikain. Self-supporting student ako eh. From 16 years old, no? Natrabaho ko sa umaga, nag-aaral ako sa gabi. At nag-umpisa po ako, clerk, driver, messenger. Talagang natuto ako from the bottom. Nung ako po 17 years old, natuto ako magbenta ng lupa. Marketing ako eh. Nakita ko, madali pala ang pera, basta ikaw ay masipag lang. So 18 years old, ako po yung naka-jackpot na. Kumita po ako ng 1 million sa isa kong malaking transaksyon. At 24 years old, mayroon na po ako sa sarili subdivision. At ako po ay nagle-lecture na sa mga seminars ng real estate. Pinilit ko mag-lecture para matutunan ko mabuti yung aking industriya. Nang 28 years old ako, ako po ay naging pangulo ng Manila Board of Realtors. At 35, ako po naman ay naging national president ng Philippine Association of Real Estate People. No? May 2,000 ang ahente ko sa buong Metro Manila. Pinakamalaki po ako doon. At 30 project, pinapandar ko sabay-sabay. No? 300 po aking empleyado. Naging top 1,000 company ako after 24 months of operation. Sa dami po na natulungan ko magkabahay, natulungan ko sila magkabahay, ay nabigyan po ako ng award as 10 outstanding young men of the Philippines sa larangan po ng human settlements. Taglay ang kanyang angking talino, kaalaman sa housing, real estate, at bilang isang public servant, nagbunga ang kanyang pagsisikap. Most outstanding professional in real estate service, most outstanding congressman, outstanding legislator and environmental leader, outstanding governor, awarded by then President Joseph Ejercito Estrada, Lifetime Achievement Award by the National Press Club, Excellence Award in Human Resource Management by the Civil Service Commission, Outstanding Governor in Calamity Management awarded by then President Fidel V. Ramos, Top 20 Congressman, Top 10 Outstanding Lawmaker, Outstanding Citizen of Oriental Mindoro, Anvil Award as author of RGV Pabahay Program, Most Outstanding Manila-based Business Executive, 10 Outstanding Young Men of the Philippines in the Field of Human Settlements, Top 50 Best Tycoons, Taipans Entrepreneurs of the Philippines. Hinikayat at pinakiusapan ng religious sector at ng mamamayan na manilbihan. Sinakripisyo ang negosyo at magandang buhay sa Maynila. Ako po'y tumakbong congressman, kahit ako po'y galing sa private sector, tinabi ko muna aking hanap buhay upang iligtas ang ating mga kabundukan. Noong panahon na yun po ay sinisira na po't pinuputol ang ating mga kakahuyan sa ating po Mount Talcon.
Aba, eh, hindi naman tama yun. Masisira po ang kinabukasan ng mga kabataan. Kaya po, hindi ko pwede patigilin as a private citizen, tumakbo akong congressman. Nawa naman ng Diyos, nanalo ako, 6 buwan tapos ako mahalal. Kansilado po mga kontrata nila sa gobyerno. Tumakbo rin akong gobernador noong 1992. Bakit ako tumakbo? Upang naman banggain naman at patigilin itong shipping monopoly ng Viva Shipping Lines. Kasi masyado pinapahirapan ang mga kababayan natin, pati mga biyahero. Aba, hindi naman tama yun. Kaya nga, nagawa natin dumami yung sasakyan at naggawa po natin 24 hour ang biyahe. Hindi ko po pwedeng bitawan ng Mindoro. Nag-ibaho ang Mindoro eh. Nang bagyo noong 1993. Lahat ng tulay, upisa ng Puerto Galera hanggang Bulalakaw natumba. Nasundan pa ng Lindol. Di lalo nakasira-sira po yung 16 na tulay. Nagawa naman po natin lahat yan. Sa dulo po ni Presidente Ramos. Kaibigan ko po yun. Pinondohan po. Nagawa natin. Nasira po ang ating pier. Nagawa rin yan. Mga hospital at iba pang infrastructure. Nung pumbagyong yun. Hindi ko po iniwan. 14 na taon bilang kongresista at 9 na taon bilang gobernador. Inihanda ang sarili upang mapaglingkuran ang Oriental Mindoro. Mga kababayan, nakarating po sa akin ang totoong kalagayan ng ating lalawigan. Kaya naman ang inyong lingkod ay nagpapahayag na tayo po ay magsama-sama at magtulong-tulong upang maibangon muli ang ating lalawigan. Sisikapin po nating tugunan ang mga pangangailangan ng ating mga kababayan tulad ng mura at malakas na kuryente, maayos na transportasyon at komunikasyon, permanenteng solusyon sa mga pagbaha, pagsasaayos ng mga farm-to-market roads, malawakang irigasyon, maayos na serbisyo ng mga pampublikong ospital, libreng edukasyon para po sa ating mga kabataan at marami pa pong iba. Ang ating adhikain ay mabigyan ng kabuhayan ang ating mga kababayan, pag-aalaga ng kalikasan at magandang kinabukasan para sa lahat. Pero mangyayari po ito kung magtutulungan tayo. Pinagdasal, pinag-isipan, dinesisyonan at pinasadyos ang pagbabalik upang ibangon muli ang Oriental Mindoro. Para sa iyo. Para sa kanya. Para sa kanila. Para sa bawat Mindoreño na umaasang maibangon muli ang ating lalawigan. Bangon Mindoro! Magandang gabi, Oriental Mindoro. Mula sa bulwagang pambalitaan ng Tamaro Vision Network, ako po si Rainer Zabal para sa TVNet Newsline. Ika-6 sa buwan ng Pebrero, taong 2019. Sa ulo ng ating mga balita, Mangrove and Beach Forest Reserve sa Barangay Maidlang isinusulong na maging isang ganap na marine protected area ng lungsod. Mga establishmento pinaalalahanan ng DTI Oriental Mindoro tungkol sa mga sale promo. At PDA Ormin Chapter at RCDC magkatuwang sa paglulunsad ng Project Smile. Sa detalye ng ating mga balita, muling nagsagawa ang PNP Regional Crime Laboratory Office Mimaropa katuwang ang kanilang Regional Advisory Council
ng libreng first responder seminar sa mga opisyales ng Barangay Kadubingdos upang ipaalab ang kanilang tungkulin matapos ang isang krimen. Ginanap ang nasabing aktibidad noong Pebrero 4 sa Barangay Hall ng nasabing lugar. Ito ang unang seminar na isinagawa ng RCLO Mimaropa para sa taong itong 2019 na pinangunahan ni PO3 King Abdon Hernandez kung saan ipinaliwanag ang walong dibisyon o serbisyo na pinagkakaloob ng nasabing tanggapan. Maliban dito, kanya ding itinuro ang mga hakbang sakaling may naganap kung ito man ay aksidente, nakawan o patayan ang kanilang pangalaga sa mga taong may kaugnay sa mga nasabing pangyayari. Ipinaliwanag rin sa mga lumahok ang kahalagahan ng pagkordon sa lugar upang hindi ito mapasok ng mga nakikiisyoso. Samantalang nagpasalamat naman si RAC Chairman Dennis Debrejo kay Barangay Captain Tito Madrigal sa mga kagawad at mga tanod sa panahon na kanila ipinagkaloob upang makapagbahagi ang RCLO ng mga impormasyon na naaayon sa kanilang tungkulin. Nagpasalamat din si Kapitan Madrigal dahil marami silang natutunan. Ganya din ani ang hihikayatin ng mga kapwa niyang punong barangay na magsagawa din ng nasabing libreng seminar sa kanilang mga lugar ang RCLO at RAC. Samantala, patuloy pa rin ang isinasagawang public consultation ng Mindoro State College of Agriculture and Technology tungkol sa pagpalit ng kanilang academic calendar. Bukod sa mga mag-aaral, tinalakay na rin sa mga magulang ng mga ito ang pagbabagong magaganap sa pagsimula ng pasukan sa darating na school year 2019 to 2020 ng paaralan. Sa pangunguna ni Dr. Baldomero Bicaldo Jr. ng Vice President of Academic Affairs ng MINSCAT, kasama ang iba pang konsernadong kawani ng paaralan, ipinaliwanag nila ang magiging epekto nito sa institusyon gayon din sa kanilang mga anak. Sa pamamagitan ng consultation na ipapakita at na ipapalam sa mga magulang ang pangunahing layunin ng paaralan sa pagpapalit ng kanilang school academic calendar. Sa tulong pa rin nito, inaasahan rin ang pamunuan ng MINSCAT na maayos nilang maipapabatid sa mga magulang at mga mag-aaral ang tamang impormasyon tungkol sa usaping ito. Antabayan niyo pa mga balita sa amin pong pagbabalik. I like this feeling, it's so so cool. I'm just here chilling, there's no place I'd rather be. I know this feeling, I feel it too. Like I just wanna jump up, dance and sing with you. You know it's right when it feels this good. And you don't want it to end. Let's get wonderful moments with your family and let your holiday be made more special by Panasonic Japan Quality Appliances. My Sophia really loves summertime, but the heat can get unbearable for her. Good thing we have the Samsung Wind-Free Air Conditioner, which cools our home fast and cools comfortably from sunrise to sundown. No sleepless summer nights for my baby. Catch cool comfort fast with a Samsung Wind-Free Air Conditioner.
Extreme, premium quality, best price. Available na! Extreme Cool, panalo sa lamig, panalo sa tipid. Available na! Bukod sa buwan ng pag-ibig, ipinagdiriwang din tuwing Pebrero ang Civil Registration Month ng Philippine Statistics Authority o PSA. Ang tema para sa taong ito ay Inclusive and Responsive CVRVS, Working Smarter Through Innovation. Ipinagdiriwang ang CRM batay sa Presidential Proclamation No. 682 na dinagdaan ng dating Pangulong Corazon Aquino na nagdedeklara na ang buwan ng Pebrero bawat taon bilang buwan ng civil registration. Naglalayon ito na ipaalaala sa mga mamamayan na mas lalong bigyan ng kahalagahan ang pagiging wasto at updated ng CRVS o Civil Registration and Vital Statistics. Ito ay upang bumuo at magpatupad ng mga programa na naglalayon na mapabuti ang buhay ng mga mamamayang Pilipino. Sa pagdiriwang na ito ay tuloy-tuloy at mas pinaprioridad ang pagkuha ng mga data tungkol sa kapanganakan, pagkamatay, kasal at iba pang may kinalaman sa sibil na kalagayan ng mga tao. Kasama ng PSA Mimaropa sa pagdiriwang ng Civil Registration Month, ang mga LCROs o Local Civil Registry Office nagtutulungan ang dalawang tanggapan na mapalawak ang kanilang misyon at maganyaya ng mga lalahok sa mga programa na kaugnay ng pagdiriwang ng Civil Registration Month. Samantala, dalawang establishmento ang pinasinayaan muli ng pamahalang bayan ng Bansud sa pangunguna ni Municipal Mayor Angel Saulong patuwang ang DSWD kalahinan ng una para sa pagsisimula ng mga naturang proyekto. Dito, isang unit building at inayo at itinurn over sa Tigisan Elementary School kamakailan lamang na magsisilbing tulong para sa mga mag-aaral na naturang barangay at mga kalapit na barangay dito. Mayroong tatlong classroom ang bagong unit building na magbibigay ng dagdag espasyo sa paaralan para makapag-accommodate pa ng mga mas maraming mag-aaral sa kanilang komunidad. Isang multi-purpose building na magsisilbing evacuation center rin ang binuksan at itinurn over sa Barangay Salcedo, Bansud na proyekto pa rin ng DSWD Kalahi. Dito katuwang ang pamahalang bayan ng Bansud, barangay officials ng Salcedo at iba't ibang partner agencies. Magsisilbihan nilang malaking tulong ang naturang multi-purpose building na magagamit ang barangay para sa iba't ibang aktibidad na isasagawa sa kanilang komunidad kung saan magsisilbing kadlungan para sa mga evacuees sa oras ng kalamidad. Sa huli, matatandaan naman na nauna nang pinasinayaan ang pagsamento sa ilang mga daanan sa naturang bayan kasabay ang bagong river control project sa Sitio Boulevard, Barangay Villa Pag-asa na proyekto pa rin ng DSWD Kalahi. Magbabalik po ang TVNet Newsline. In chasing my dreams, every day is a race. For every second I dedicate and every effort I put in, I want bigger results to come out. To turn every small step into the biggest achievement. For every little triumph leads me to a brighter future. Whatever your journey, go with our new fuels designed for efficiency. Choose Shell Fuels. Sino pang aasahan? Sino?
tuloy ng ating mga balita. Sinusulong ngayon ang pamalang lungsod sa pangunguna ng Calapan Fisheries Management Office at barangay officials ng Maidlang sa pangunguna ni Barangay Chair Honorata Labay ang pagdedeklara sa isang bahagi ng Maidlang bilang isang mangrove and beach forest reserve na isang uri naman ng marine protected area. Dito ay pinaliwanag ng Calapan FMO sa sangguniang panlungsod ang heograpiya ng naturang beach forest kung saan ayon kay MPA Coordinator Clark Bautista, dumaan na rin ito sa masusing pag-aaral noong mga nakarang taon kung saan nakita naman ang naturang likas na yaman nito sa iba't ibang uri ng puno katulad ng mga bakawan, bunong dalisay at nara, iba't ibang hayop na naninirahan dito at ang kabuuang ecosystem nito. Samantala, base sa isinagawang committee hearing, sinang-ayunan nito ng mga city councilors kung saan binigyan na rin nila ng katiyakan sa mga nagsusulong nito ang pag-aproba ng naturang resolusyon sa susunod na regular na session na isasagawa ng mga city councilors. Sa huli, kung may dedeklara itong isang ganap na marine protected area, ito na ang magiging pang-apat na MPA sa lungsod at magkakaroon rin ito ng sapat na pondo para sa pangangalaga at proteksyon upang mapanatili ang kagandahan at yaman ng naturang mangrove and beach forest reserve. Samantala, may ilang paalaala muli ang Department of Trade and Industry Oriental Mindoro sa mga establishmento na magkakaroon ng sale promo ngayong Valentine's season. Panawagan ni DTI Oriental Mindoro Provincial Director Arnel Hutalia sa mga establishmento o tindahan na magsasagawa ng anumang sale promotion sa kanilang mga paninda ay kailangan muna na kumuha ng permiso sa kanilang tanggapan. February, may mga promo ang ating mga establishment to attract customers or clients. Ano. So ang paalala lang po namin dyan is mag-apply sila sa amin ng permit ano po, para kumbaga yung kanilang promotion is legal and valid talaga. Ano. At para din po ma-protection na natin yung mga future reklamo sa kanila. Ano, kung may magreklamo, wala silang ano, so para silang permit, showcase order namin sila at kailangan nilang magpaliwanag sa amin. Ano. Now, doon po sa mga promo na yan, so, kasi may duration yan eh. So, certain for that period and duration, dapat available yung mga promo items nila. Aniya pa, madali lamang kumuha ng permit para sa sale promotion. Kumpletuhin lamang nila ang kinakailangang dokumento at magpunta sa DTI upang maging legal o valid ito. Ang sino mang lalabag sa naturang patakaran na ito ay may kaukulang parusa. Ang makikitang lumabag rito ay agarang tatawagan ng DTI upang ipalaala sa mga ito na kinakailangan munang kumuha ng permiso sa kanila bago magsagawa ng sale promo. Sa huli, hinihikayat ni Hutalia ang mga may-ari ng mga establishmento sa lalawigan na sumunod sa patakaran ng kanilang pinapatupad kaugnay sa sale promotion na isinasagawa ng mga ito. Sa ating po mga negosyante, may-ari ng mga establishment dito sa Calapan at sa Oriental Mindoro po. Ano, ang DTI po ay nakikiusap sa inyo na kung kayo po ay may mga sales promo na gagawin, ay kailangan po nating i-apply ito sa opisina po ng DTI. Madali lang naman po ang mga requirements at kung masatisfy nyo po yung requirements na yon at depende po yun sa inyo kasi nakasaad yung ano yung promo items o yung promo na gagawin niyo. Meron lang pong validation na ginagawa ang aming opisina, then may issuehan na kayo ng kaukulang permit. Mura lang ang bayad dito, 200 plus lang naman ang bayad. Ano. Iba pang mga balita sa amin pong pagbabalik. Bakit ka kasi kumabit? Alam mong di tama yan, di ba? Huwag ka nang gumamit ng pag-aari ng iba. Nakakapirwisyo ka sa mga legal na cable. Lumalabo ang signal nila. Mahiya ka naman, hoy! Illegal na cable mo, putulin na! Ano, gusto mo bang umabot pa sa kulungan? Umiwas ka na sa gulo tsaka skandalo. Huwag maging kabit. Pagpakabit ng tama ngayon. Supported by PCT. Good news po para sa lahat ng subscribers ng cable TV at cable internet. Naay sa batas na po ang Anti-Cable Television and Cable Internet Tapping Act of 2013. At ayon dito, bawal makikabit ng cable TV at cable internet. Ang parusa sa sino mang lumabag sa batas na ito ay pagkakakulong at pagbabayad ng malaking multa. Bayad ka na nga, kulong ka pa. Kim at Hiansa po, nagsasabing pagdating sa batas, hindi weather-weather lang. Huwag maging kabit
supported by the PCTA. Magkatuwang na inilunsad ng Oriental Mindoro Philippine Dental Chapter at Rotary Club of Downtown Calapan ang Project Smile sa Santo Niño Elementary School sa lungsod ng Calapan. Dito nagkaloob ang dalawang grupo ng hand washing and toothbrushing area na may 20 faucets. Ito ay bilang tugon na rin sa kahilingan ng paaralan, ganun na rin ang pagpapatuloy ng advokasya ng pangalaga ng ngipin lalo na sa mga bata. Ayon kay PDA Ormin Chapter President Dr. Lynn Gayeta, base sa pinakahuling datos, pumapangalawa ang Pilipinas sa mga bansang may pinakamaraming sirang ngipin, lalo na sa mga bata. Ito ay dahil sa kawalan ng pagpapahalaga at pagtutok na rin sa tamang pangalaga ng ngipin. Kaya naman, ang kanilang grupo, katuwang ang Rotary Club of Downtown Calapan, ay magpapatuloy sa adhikaing ito. Malugod rin nagpapasalamat si RCDC President Guillermo Alegre sa PDA Ormin Chapter sa pagbibigay sa kanila ng pagkakataon na maging bahagi ng proyekto. Nagpapaalala rin ito sa mga bata na huwag pabayaan na masira ang kanilang ngipin at ugaliing magsepilyo 3 beses sa isang araw. Member ng Rotary Club of Downtown Calapan. Itong washing, toothbrushing area ay naipagawa namin sa pamamagitan ng pagsama-sama namin na tulong-tulong ang Rotary Club of Dental Chapter. Gumawa kami ng isang fun run at ang kinita namin dito namin nilagay. So ito ay isang advocacy ng Oriental Mindoro Dental Chapter na mapalaganap ang kahalagahan ng dental health sa mga bata. Ay sumusuporta sa layunin ng Philippine Dental Association na pagkaroon ng dental toothbrushing order 20 posets dito sa elementary school ng Santo Niño. Kami po ay nagpapasalamat sa araw na to kasi binigyan kami ng pagkakataon na sumuporta sa programa ng 20 posets na toothbrushing order at kasabay nito ay ang pagbibigay ng toothpaste. So para po sa buwan ng Pebrero, pinagdiriwang natin ang Dental Health Month. Bilang tugon naman sa pinagkaloob sa kanilang paaralan, ilulunsad ng Santo Niño Elementary School ang 1 o'clock habit kung saan ang mga mag-aaral ay sabay-sabay na magto-toothbrush pagsabit ng alauna ng tanghali araw-araw sa pangasiwa ng mga guro at mga magulang. Pasalamat rin ang kanila ipinabaon sa PDA Ormin Chapter at RCDC sa handog na regalo sa serbisyong pangkomunidad na ipinagkaloob sa kanila. Ayon sa dalawang grupo, ang susunod nilang ilulungsad ang Project Smile sa bayan naman ng Bulalakaw. To our valued subscribers, try a different kind of internet gamit lamang yung cable TV. Kung paano, narito po. Get connected now at our new upgraded internet packages at affordable prices. 2 MB, 1,299 per month. Fast and reliable internet connection. No phone line needed. No antenna. Instant lag on. Unlimited data usage. Plus, you can enjoy over 80 power-packed cable TV channels with superb quality signal. Hurry! Apply now at TVNet Office, Unit D, GLC Building, Juan Luna Street, San Vicente North, Calapan City. With telephone numbers 043-288-4240 or 441-3182. So what are you waiting for? Get connected now! Maaari nyo rin po kami mapanood sa YouTube, type lamang ang TVNet Newsline. Bisitahin at ilike rin ang aming Facebook page na Newsline Channel 10. At yan po kabuuan ng mga balitang nakalap ng Newsline Staff and Crew para sa araw na ito. Para po sa inyong comments o suggestions, mga balita at impormasyon na nais nyo parating sa aming programa, tumawag po lamang sa TVNet Hotline sa numero bilang 043-288-4240. Ito po ang TVNet Newsline, katotohanan at serbisyo hatid sa mga Mindoreño. Ako po si Rainer Zabal na nag-iiwan sa inyo ng isang mapayapa at magandang gabi.